Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ng araw po. Isang karangalan na makapanayam ang ating butihing Kapitan Alfred Capo. Andito po tayo ngayon upang malaman ang mga ordinansa ang ipinatutupad niya dito sa Barangay Kalawakan. Magandang araw po, Kapitan. Ito po yung unang katanungan. Ano po yung mga ordinansa ang pangkabataan ang ipinapatupad niyo dito sa Kalawakan at bakit? Ang una sa lahat ng ako'y mag-gobin ng barangay, nagpasabot ng ordinansa para sa kabataan yung sagip na tawag ito. Meron kasi kaming rescue para sa kabataan, which is kung tawagin namin dati yun, curfew. So ngayon, ang ginagawa namin, nire-rescue namin yung mga kabataan na katambay na inaabot ng magdamag sa kasada. So yun ang una-una kong itinasa ng ordinansa, na kung saan 18 below yung ginawa naming ordinansa. Then, maganda naman ang nag-resulta at ito isa yung benefits ng kabataan at ng mga magulang. So, yun ang naging unang ordinansa yung itinasa namin. Yung rescue para sa kabataan. Sa paanong paraan po ninyo ipinatutupad yung mga ordinansa ito? Unang-una, napakagandang katanong niya, no? At lalo sa inyo, kabataan, na kung saan kaya namin ipinasa ito, at talagang kailangan gawin namin para sa kabataan at tulong na rin para sa mga magulang, na kung saan talagang laganap ang kabataan na naliligaw ng landas tungkol sa masamang bisyo. Kaya ito ay pinatutupad namin hanggang sa ngayon yung rescue para sa kabataan. Ano pa po yung mga binabalak ninyo ipatupad na ordinansa sa kabataan? Marami kaming ordinansa, kaya nga meron tayong tinawag nga ng child friendly, no? At ang unang-una dyan, siyempre, kumbaga, proud ang Tagapasigueño at proud din ang Kalawakan dahil ang Kalawakan ay naging child friendly. At kung saan pinamalas namin na meron kaming mga pinatutupad na may ginawa kami para sa kabataan. May library kami para sa kabataan, yung toy library. Tapos may playground tayo na para sa kabataan. Meron tayong basketball court para sa kabataan. At yan ay malaking tulong para sa ating sa mga youth dito sa Barangay Kalawakan. Ano-ano po yung mga napapansin ninyong mga kilos at gawin ng mga kabataan dito sa Kalawakan? Sa tingin po ninyo, bakit nangyayari po ito? Siguro, hindi man natin na mag-realize na naman tayo yung sa totoong nangyayari lang. Siguro, dapat anuin dyan yung mga magulang. Napapabayaan nila kasi yung kanilang mga anak na kung saan siguro may trabaho sila. Tapos din yung mga anak nila yung napapabayaan. Siguro yung kalinga, yon ang kulang siguro. Which is kaming nasa barangay, siyempre observer kami bakit nakakaganto yung kabataan. So, gumagawa kami ng aksyon. Tulong para sa mga magulang na ika nga ay nakakabayaan na kanilang mga anak. Ano yung pinakamabisang paraan para malalasin yung ganitong problema? Siguro ang pinakamabisa dyan na confrontation, no? Meeting para sa mga magulang para malaman nila kung ano yung responsibilidad nila. Which is alam naman natin, alam nila yung responsibilidad na nagkaroon sila ng anak. Sa pagkabubuntis pa lang, alam na nila yung responsibilidad na bilang magulang, which is paglabasan hanggang sa paglaki. Dapat na rin
under supervision ng magulang. Kahit sabihin mo nga may asawa na, dapat subaybayin pa rin magulang. Pero mali. Napapabayaan na ngayon, kumbaga inyaasa na lang sa gobyerno, sa barangay, ang pagkalinga sa kanilang mga anak. Kahit na meron tayong DSWD, na ika nga itinatag ang national government, ang local, hindi dapat na dalhin ang kabataan sa DSWD na kung saan meron naman dapat na pumalinga sa mga batang ganito. So unang-una, talagang dapat ang magulang, ang unang mga nangalaga dyan. Ano po yung mga ordinansa sa tingin nyo naging effective sa mga kabataan? So yung unang mga sabi ko na sa'yo, yung rescue para sa kabataan, tapos gumawa kami ng ordinansa na tulong para rin sa kabataan, yung gumawa kami ng playground para sa kabataan, para sa kanila lang yun. Meron kaming toilet library para sa kabataan. Meron kaming computer learning center dito sa barangay para ika nga malibang nila sila. Yun ay exclusive para sa kabataan. Yung ano po yung mga katangian ng mga kabataan makapagpapaulit sa barangay Kanawa? Alam mo yung katangian ng kabataan na mapapaulat. Sabi nga ni Jose Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba? Pero kayo na yung makakapagsabi, kayo yung kabataan, dapat gawin nyo yun. No, na huwag nating kalimutan. Lagi sinasabi ng magulang, ang yaman ng magulang is edukasyon. So siguro yung edukasyon, yun ang dapat mag-concentrate ang mga kabataan para pagdating ng oras, may pagmamalaki kayo sa darating na henerasyon na ako'y nakatapos na kahit kami mahirap lang na pagtapos kami ng magulang namin. So yun lang, being bata, naging proud na naging successful ka sa pag-aaral. So yun siguro, walang magulang na hindi nangarap na mapagtapos. Alam naman po natin na ang Kalawaan ay isa sa mga organisadong barangay dito sa Pasig. Ngunit hindi po natin maiiwasan ang magkaroon ng problema sa mga kabataan. Meron na po bang naitala rito na mga kaso na ang mga sangkot ay kabataan? Meron na, hindi naman natin sasabihin 100% perfect ang Kalawaan. No? Meron na rin ika nga na-resolve natin, natulungan natin ang mga kabataan na naligungan ng landas na ika nga kulang siguro sa advice ng magulang, kulang sa kalinga. So yung pinatatawag natin ng mga parents para i-counseling at maganda naman ang nagresulta dahil doon sa puntong ika nga kapabayaan nga ng magulang, pinag-aharap namin yan, yung anak at saka yung parents para malaman nila yung obligation nila sa kanilang anak. So, sa ngayon siguro, mga kailan nila na lang, kumbaga siguro yung napagalitan, lumayas, na pauwi natin, na pagsabihan, na laging ganun ang problema. Meron namang ika nga dyan na napabarkada, na counseling namin, napais naman siya ngayon. Maaari po ba kayong magbigay ng mga batas po na nalabag din sa mga kaso na naitala po sa inyo? Anong nalabag? Yung mga batas po na nalabag. Kunyari po, may isa pong naitala sa inyo na nag-ano po ng child abuse sa bata. Yung ganun po. Meron na tayong ano, kumbaga, na child abuse nga, no? So, yung kinakasuhan naman namin yun, kamukha nung, parang nalabas na ika nga, yung parang ano ka, yung nahipuan ka, nagalaw ka, na mga tsuhin, mga malapit sa relative nila, nagwala natin na action yan at kumbaga nilabag nila yung karapatan ng pambata. So, kinakasuhan natin yan at sa ngayon siguro may naitala na tayo sa barangay na kung di ako nagkakamali kung mga 3 o 4 na naipakulong po na dahil din sa puntong inabuso ang karapatan ng pambata. Maliban po sa child abuse, may iba pa po bang batas na nalabag ng mga kabataan? Or nalabag para sa mga kabataan? So actually, batas. Yung mga ano mo parang iisa na rin yan eh. Kumbaga, parang gumawa ng batas para sa kabataan. So, based dun sa ordinansa, naka-specify dun eh, sa isa yan dun. Ano ba yung dapat na huwag nyong labagin? So, isang ordinansa lang yan, kumbaga, nakalagay lang doon na kung ano yung dapat huwag yung labagin. At parang aware yung mga tao na ito yung batas pang bata. Last question na po. Ano po, as a kapitan po, ano po yung mensahe ninyo para sa mga kabataan? Siguro kung
ang nasabi ko kanina sa barangay, being kapitan ako dito sa ating barangay, kunin barangay, naman ng barangay, lagi kong sinasabi na edukasyon ang pwede natin ipag-iba. No? Kahit saan tayo magpunta, kahit sa pang bansa. Alam mo, ang Pilipino pinakamagaling at pinakamahusay. Kaya sana tularan nyo yung mga maging itang inspirasyon nyo, yung mga nakatapos na ika nga eh, kahit sa sikap ng magulang, na sana yung mga bata tularan nila yung mga ganun. Na, kaya nakapagtapos sa sikap ng magulang. At sana maging ehemplo rin ng mga kabataan, yung mga ika nga eh, naging working student na nakatapos. Kaya nga wala kayong pwedeng ipagmalaki at wala silang pwedeng ika nga eh, kahit wala kayong tawag dito na mana, di ba? Lagi sasabi, ang karunungan at yung minana dahil sa sikap na kabataan. Sana maging makatapagumpay kayo sa hinahangad yung pagtatapos bilang secondary student kayo. Eh, hangad ko ang inyong tatapumpay sa inyong pangarap sa buhay. Wala naman siguro kayo pinangarap kung di makapagtapos. At sana, huwag niyong masabing gaganti kayo sa magulang niyo dahil pinagtapos kayo. Karapatan ng magulang na paraaling kayo, subaybayan kayo hanggang sa makatapos kayo, hanggang sa makapag-asawa kayo, ang magulang niyo ang lagi nakasubaybay sa inyo. Kami po ng barangay, ama ng barangay, ang may tutulong lang namin sa inyo, ganyan, advice, at kung merong moral support, nandito kami para magpayo at para mag-advise sa lahat ng nasusuporta. Kahit hindi ka Kalawaan, welcome po sa Barangay Kalawaan. Lalo-lalo na kayo. Nag-aaral kayo sa Kalawaan, San Joaquin, Kalawaan High School. So, siyempre, proud ang Kalawaan. Dahil bakit? Nagkaroon ng high school ang Kalawaan at ang San Joaquin. Na hindi na kayo pupunta sa malayong lugar, mamamasahe. Kahit nga wala kayo pamasahe, maglakad na kayo, di ba? So, ang parents nyo magiging proud na kahit konti lang ang allowance nyo, nakapag-aral kayo, di ba? Kaya, hopefully, sana makatapos kayo, mga bata. At isipin nyo, di ba, bakit ako nandito, di ba? Hindi ako professional, hindi ako nakatapos ng aking degree. Pero, ang iniisip ko ay maging isang public servant, maging successful public servant dito sa ating barangay. Kaya, yun lang, sana maging matagumpay di kayo sa inyo. Maraming salamat po, Kapitan. Okay. Ayun, narinig na natin ang ordinansang mga itinatutupad ni Kapitan. Tayo bilang kabataan, may responsibility tayo sa pamayanan. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya tayo mga kabataan ay dapat natin patunayan na tayo ay dapat nilang pagkatiwalaan. Hershey May P. Mateo po na naniniwala sa kasabihan, ang kabataan ay ang gabay sa magandang kinabukasan. Magandang araw mga kaklase. Lunes si Anyago, grade 9 student ng mataas na paaralan ng San Joaquin, Kalawaan. Narito kami ng aming mga kagrupo upang magsagawa ng kapanayam bukod sa mga ordinansa na itinatupad ng mga presidente dito sa Barangay Kalawaan. Narito kami ngayon sa tahanan ng isang presidente dito sa Barangay Kalawaan na itatago na lang natin sa pangalang Antoinette at Marvin. Ngayon, Kuya Marvin, maaari niyo po bang ilahad ang mga pangyayari noong nakaraang Lunes, February 23, 2015? So yung pinsan ko kasi, umaga siya, tas nung paglabas ko, nakita ko sumisigaw yung tito ko. Sumisigaw niya yung pinsan ko. Tas binato niya ng tsinelas, dun sa may labas, sinahabol niya. And then, yun nga, dahil dun, parang nagalit ako, tas pinasok yung pinsan ko dito sa loob hanggang sa nagkasagutan niya kami. Ano po ba yung mga naramdaman niyo nung nasaksihan niyo yung ganung pangyayari? Kaya nga nang sinabi ko, parang nakapag-init ang loob. Basta siyempre, bata yun. Kahit sabihin anak na yun, hindi naman tama na ganun-ganun niya yun. Kasi sariling dugo at laman niya yun, ba't niya sasaktan yung bata? Pwede namang pagsabihan na lang. No. Yan po ba yung unang beses na nangyari yun o naulit? Actually, maraming beses ko na nakikita. Pero yung mga dati pag nakikita ko, inaya ko lang kasi alam ko sa sarili kong wala pa akong magagawa kasi bata pa talaga ako. Wala pa ako sa tamang edad, sa tingin ko.
kay Ate Antoinette naman, ano po ba yung mga aral na natutunan niyo sa pangyayari? Natutunan ko sa kamayaran na sana mahalin natin ang mga anak natin. Pasarap natin sila na luwal natin dito sa mundo para alagaan, protektahan, at mahalin hindi para sa stand. Alam naman po natin na marami sa mga kabataan ngayon yung nakakaranas ng ganitong pangyayari katulad ng pangyayari naranasan ng pakilala ninyo. Ano naman po yung maibibigay niyong mensahe doon sa mga kabataan or para magbigay din kayo ng inspirasyon sa mga kabataan na makapanood ng video na ito? Mensahe? Siguro, sa lahat ng oras na lang, maging mapagmasid. Tapos, kung alam nilang kung alam nila yung ano yung tama at mali, sila na yung bahalang gumawa nun. Tsaka sa mga magulang naman, syempre maging tama sa pag-judge dun sa anak nila. Tsaka wag basta-basta sasakit. Yun lang. Iyakay ang buhay talaga pag nakasama ko tong alak na to. Grabe, ito nagpapasya sa buhay ko. Wala na ba talaga akong maasahan sa bahay na to? Leching buhay to? Wala na ba talaga pagbabago rito? Ano ba? Kanina pa ako nagtintipi sa'yo. Bungangera ka talaga. Wala kang trabaho. Nagganyan ka pa. Irresponsibilidad mo to eh. Ginagasta mo na ang pera kinikita mo sa paglalasing. Lasinggera ka talaga, no? Ah, nasinggero pala ha. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasinggero ako. Nasinggero ka! Papa, tama na! Nasasaktan ako, ano ba? Ay, tama ka, diba? Diba dapat lumabas si mama? Diba? Nalulabas si mama, papa? Nalulabas si mama? Ah, love si mama ha. Love ko mama. Ngayon, dumais na dito! Araw sa inyong lahat, Ronel Cianiago, grade 9, sa mataas na paaralan ng Sunwakim Kalawaan. Narito ako ngayon upang kapanayamin ng isang napakagandang babae na nasangkot sa teenage pregnancy, umaagang pagbubuntis. Naitatago na lang natin sa pangalang Lorraine. Ate Lorraine, ano po ba yung naging sanhi kung bakit nangyari ito sa inyo? Yun lang po ba? Wala na po ba? Wala na eh. Nainog talaga eh. Sabagay. Ano po ba yung naramdaman ninyo pagkatapos ng pangyayari? Natakot ako syempre nung umpisa. Pero pagdating ko, wala, dyan na yan eh. Natanggap naman po ng magulang. Medyo mahirap. Ano po ba yung naging epekto nito sa buhay niyo? Malaki. Uyad. Hindi ka pwede na mabas sa bahay. Tsaka, hindi mo alam kasi may iisip. Andiyan po ba yung baby niyo? Tulog po ba siya? Oo, bago yung chicks. Ah, sige po. Ano po ba yung aral na nakuha niyo sa pangyayari nito? Huwag lang silal. Pinalang, sisisi niyo kahit ito.
Pero willing pa po ba kayong mailap? Siguro. Ano po yung maibibigay niyong mensahe? Last na question na po to. Ano po yung mabibigay niyong mensahe para parang magiging inspirasyon po kayo sa ibang mga kabataang babae? Kasi diba sa panahon po ngayon, napakapusok na po ng mga kabataan. Kaya ano po yung mga maibibigay niyong payo or advice para maiwasan po yung teenage pregnancy? Mag-aral mabuti, tuntunan yung pag-aaral. Speak up. Huwag po siya nung magmadali. Ganyan, nandiyan naman. Napakaganda naman nun natin. Salamat. Sayang ko lang. Sabi ko, nasayang ko lang eh. Babaero ka! Walang hiya ka! Dito lang wala hiya sa anak natin, ha? Babaero ka! Huwag mo nga ako pinagbibintangan. Ha? Malindi ka! Di ka man lang naawa sa akin. Ako na nga lang ginagtataguin sa pamilya natin. Umiinom pa ako eh. Pipitensya ka ba? Oo, nakita ko kayo ng kapit mo. Malindi ka! Malindi! Ano sabi mo? Oo, malindi ka! Wala ka! Wala ka! Wala ka! Wala ka! Luwag siya na mamamahay ko! Wala kang kwenta, tatay! Kung ko kasi isi ka ba? Wala kang kwenta! Ikaw, may kwenta ka? Babe, ano problema? Umiiyak ka ba? Sana! Kasi naman eh. Lagi na lang silang nag-aaway. Makakasawa na din. Ayoko na talaga dito. Babe, antayin mo ako. Susunduin kita. Sige, babe. Hello? Babe, alis na tayo? Tara na, babe. Alis na kayo. Joyce first kasama na party sa bahay ng babe mo. Tama, it's gonna be fun. Okay, fine. Sige, gusto ko yan. Party! Yes! It's going down. Party! I'm yelling to her. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Nakalimutan mo na yung problema mo. Medyo okay na ako ngayon. Desi, nag-enjoy ka ba? Oo naman, Desi! Party! Yeah! Nasaya ala! Oh my God! Saya! Pwede ka na siguro umuwi. Tara na. Ayoko pa! Ay! Girl, nilalanggam na ako dito, Beshi! Sa kwarto ni Bo. Turo ka na? Ayoko pa. Feeling ko kasi hindi nila ako mahal. Basta, tandaan mo, mahal na mahal kita. Kumare! Oh, bakit ka pare? Alam mo ba, nakita ko si Lorraine kasama niya, showta niya. Showta ni Lorraine? Malilintigan sa akin yung batang yan! Desi! Beshi! Besh! Beshi? Ba't nasusok ko? Girl! Beshi? Girl, baka! Bundes ka! Lumabas ka dito! Hi, tita! Dai, mag-cashes ka, dai! Mag-rockels! Hi, sit! Yes, Lorraine! Sit! Po! Po, ma! Bakit po? Na, may sasabihin ka ba sa akin? Tita, anong makakain natin? Beshi, lapang Beshi! Jane, Lorraine, pwede iwan niyo muna kami dalawa na rin. Ah, sure! Mag-rockels! Okay! Anak, kanina nababalitaan kung meron ka daw shota. Ma! Ganun na ba tingin naman sa akin? Hindi, anak, kasi may nagsabi sa akin, kumari ko siya kaya, syempre, paniniwalaan ko rin siya. Oh, ma. Ma, wala yun. Paano wala, anak? Naglilihim ka na sa akin, di, wala ka na sinasabi sa akin na tungkol sa'yo. Tapos malalaman ko,
May shota ka na daw. Ano to, anak? Maglilihim ka na sa akin? Nanay mo ako. Hindi ka dapat naglilihim. Ano ba nangyari, ha? Sabihin mo sa akin yung totoo. Lorraine! Untes! Ano ba ito, Lorraine? Pinag-aral kita! Tapos kanyang igaganti mo sa akin? Anak naman! Ano ba yung ginagawa sa akin ng papa mo? Ang gabi-gabi hindi ako umuwi dito sa bahay ng bababae. Tapos ganyan, ano ako na ba? Ang hirap ang naba ako. Ay, ko po sinasadya, ma. Anak ka mo, hindi sinasadya. Nandiyan na yan. Hindi na natin mapapalik yan. Ang hirap. At pag sa sorry-sorry ko, walang magagawa yung story mo sa pinaghihirapan ko sa'yo, anak. Ang hirap magpaaral ko, alam ko lang. Sorry po talaga. Ano po ba? Sino tatay niya? Sabi mo sa akin, sino tatay niya? Tinatala mo. Kailangan kanyang panagutan. Dito ba? Tao ko! Paano na yan na? Kuna na daw tao. Ma, hindi pwede. Hindi niya ako pwede magkuhan na. Siya, amo. Sabi ko naman sa iyo, anak, eh, matataguhin natin siya ng Thailand dalawa. Thank you, ma. Kasi kahit ano nangyari, nandito ko sa tabi ko. Natural na, anak, ito eh. Kaya responsibilidad ko kayong alagaan ng apo ko. Bilang SK Chairman, ano po yung may papayo ninyo sa mga kabataang na kakaranas ng child abuse? Ang may papayo ko dun sa mga kabataan na, na nakakaranas ng child abuse, lakasan nila yung loob nila at ipagbigay alam sa ibang tao yung nararanasan nila. Sa mga nang-aabuso naman, tigilan nyo na yung ginagawa nyo dahil wala kayong mapapala dun sa pang-aabuso na ginagawa nyo dun sa mga bata. At saka, hindi lang yung nakaka-apekto dun sa mga inaabuso ninyo. Makaka-apekto rin niya dun sa sarili ninyo. Sa mga tao naman na nakakakita ng child abuse o pang-aabuso sa mga bata, ay kung hindi nyo direktang matulungan yung bata, ay ipagbigay alam na lang sa amin yung nangyari at handa kaming tumulong. Isipin na lamang nyo kung kayong nasa kalagayan ng inaabuso at maraming nakakakita sa inyo. Di ba gugustuhin nyo rin na may tumulong sa inyo kahit isa man lang? Dumako naman po tayo sa teenage pregnancy. Ano po yung may papayo ninyo sa mga kabataang kababaihan na maagang nabubuntis? Ang may papayo ko dun sa mga kabataan na maagang nabubuntis at nakakaatang ng malaking responsibilidad. Tandaan nyo na sa huli lagi ang pagsisisi. At harapin na lamang ninyo yung responsibilidad ninyo dahil desisyon nyo yan at huwag nyo nang iasa mga magulang ninyo dahil magulang na rin kayo. At sa ibang kabataan naman, unahin muna ninyo yung pag-aaral ninyo. May panahon para sa lahat ng bagay. At saka mahalaga na yung desisyong gagawin ay isipin na mabuti hanggat maaari ay humingi ng payo dun sa mga nakakatanda dahil mas alam nila yung aksyon na gagawin mo dun sa desisyon na yon. Tandaan ninyo na bawat desisyon na ginawa nyo sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa hinaharap.